Philippines. Hi guys, hello. Tapos na po yung niloloto natin na okra, 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 okra. Tapos na po siya. And of course, meron tayong rice. Okay. And meron tayo ditong ginamos. Ginamos na ginisa with onion and kamatis. Nilagyan ko siya ng suka, guys, para madaling i-dip yung inud-nud natin yung tawag na to, okra. So, naghugas ako ng kamay, ha? So, kain po tayo ng lunch. Wala si Tommy kasi umalis. Nagpunta na naman siya sa pusa kasi nga, yun, pusa is pusa sitter na si Tommy. Tikman muna natin ito. Ginisa. Okra. And din yan. Sasagutin ko lang yung mga haka-haka or mga sinasabi ng ibang tao na first, magtatanong sila, o ilang taon ka na dyan sa Amerika? And of course, sasagutin ko ng maayos, di ba? Sabi ko, 14 years na po ako dito. And then, magsasabing, wow, tagal mo na pala dyan. So, meron ka ng bahay sa Amerika. O sa Pilipinas, mansyon. Nagpaano ka na ng, ano, ng parents mo. Lupa, mansyon, yung mga investment, bumili ka na ba sa Pilipinas? Yun yung mga katanungan. Of course, hindi naman ako makapag-reply lahat. So, hindi ko na nireplyan. Kasi parang being ano na siya. Nosy ba? At sa mga taong hamay haka-haka dyan na ganun, bakit ako ganun? Bakit walang mansyon? Kasi daw, marami na daw nakapunta dito sa Amerika. Yung parang hindi man lang 14 years nakatira dyan, pero agad meron ng ano, magtrabaho ka kasi, ganun. So, yun yung mga ano, magtrabaho ka na kasi para may mano ka naman, maipundar sa Pilipinas. Alam mo, alam ko namang maraming, meron din ako nakikita yung mga bago pa lang dito, hindi ba bago, mga 5 years, ganun. Yun. May naipundar na sa Pinas, malaking bahay, dalawang story yung bahay, you know, dalawang andana. Yung mga ganun. Alam nyo guys, hindi yan ano. Yung iba dyan, na totoo lang ha. Yung iba dyan is, yung pera ng ibang Pinay na nakapag ano sila, hindi sila agad nakapunda dito ng malaking pera. Yun yung pera na yan is pera ng asawa nila, yung mga pension or yung mga retirement kinukuha para ipangpundar sa Pilipinas. Okay? Pero iba-iba naman kasi yun yung istorya, okay? Iba naman yung sa akin, iba naman sa kanila. Iba-iba kasi yung iba yung istorya ng buhay nila, iba yung istorya ng buhay ko. Pero kaya nakikita niyo yung ibang Pinay na bago pa lang sa Amerika, nakapagpundar na ng malamansyon na yurt, bahay sa Pilipinas. So, yun naman yung ano nila. Buhay naman nila yun, di ba? Sa kanila naman yun. And then, yung sa akin kasi, bakit wala? Sa totoo lang, hindi ko kayang sabihin kay Mister na, oh, pwede mo kunin yung ano mo, yung mga investment mo dyan, ilabas mo na yan, or yung
yung retirement mo, pwede na bang ilabas mo dyan? Para magpapunder tayo sa Pilipinas ng malaking bahay. Kasi yun yung dream house ko, di ba? Yung mga dream ano ko, may mama ipundar sa Pilipinas, ganun. Hindi ko kaya, guys. Yung asawa ko din, hindi, yung asawa ko, sabihin ko na, hindi yan, ano, hindi yan tihik, kung sa Bisaya, tihik ba yun? Hindi siya yung, ano, ma, hindi siya yung tao na, ayaw ko kasi, ano, hindi yan, hindi, wala yung, ano, hindi siya klaseng tao na, sabihin na, oh, wag, oh, non, ganon. Pero, may mga advices siya. Nag-advise siya, guys, pero hindi niya ako sinabi na, no, don't. Pero, mag-advise siya. Ganyan naman talaga yung mag-asawa. May advice din siya sa akin. Yung ganun. Pero, hindi siya magsasabi na, huwag ganun, kasi wala tayo doon. Ako din, practical na din ako, guys. Andito na yung buhay ko, guys. Andito ako nakatira. So, kung ano yung priority namin ng mag-asawa, yun yung ginagawa ko. So, hindi ako hindi ko sinasabihan yung asawa ko na ipalabas mo yung mga investment mo or mga kung anong meron ka para lang makapagpatayo tayo ng bahay sa Pilipinas. After that, pag mag-retire ka na, wala na tayong pira, di ba? Kasi, ginamit na sa Pilipinas. So, in short, hindi ako nagtanong, hindi ako nahingi. Pero, may mga ibang Pilipina na nakapagpundar doon sa pinaghirapan nila. Pero most of that, sa nakikita ko, may mga nakikita akong mga pension. Mga retirement. You know? Kasi yung ibang Pinay at saka mag-couple, yun na yung plano nila na pwede silang titira sa Pilipinas, ganun. Ako naman, simple lang naman yung buhay kong pangarap ko din na kung titira ng Pilipinas, ayaw ko ng malaking bahay. Gusto ko lang kubo-kubo. Being practical, guys, ang dami kong nakikita mga malalaking bahay na sa isang kidlap na ano na wala. Dahil sa mga trahedya. So, yun lang yung ano ko. So, mga nagtatanong bakit wala akong bahay, ba't hindi ko pinaprioritize yung Pilipinas, magpa-ano ng bahay, lupa na malaki. Ang iniisip ko ngayon, andito yung priority namin, ang daming bayaran, meron akong bahay dito na kailangang bayaran, mortgage, mga lahat. Andito na. So, bakit ano pa dublihin? Kala mo, magpuanto ka na malaki yung bahay sa Pilipinas. Electric sa'yo yan. Kahit wala ka doon nakatira, sa'yo yan. Sino bang magbabayad ng electric doon? Tubig. Lahat-lahat. Masira. Ako. So, parang dalawa yung prioridad. So, ayaw kong maging parang masakit sa ulo na, oh, meron ako dito ang problema. Meron din ako doon sa Pilipinas. Kung hindi ko naisipin yung lahat, kung gagawin ko talaga, magagawa, guys, kung meron akong, kung gusto ko talagang magbahay doon na malaki, magagawa namin yun mag-asawa, pero iniisip namin practical, guys, na dito na titira talaga. Kung titira man ako sa Pilipinas, pabalik-balik ako, yun yung plano. Balik-balik. Pero yung pangarap ko doon na bahay, hindi yung bahay na bunga. Gusto ko yung bahay na simple. Yun lang, simple. Yun lang, sa mga matagal na, sa mga nagtatanong, yes, matagal na ako dito, pero hindi ko iniisip yun, guys. Yung malalaki mga bahay-bahay na yan. Ang sarap ng kain ko, guys. Ang sarap ng ginamos at okra. Pasi yung kanin ko, ang sarap. Meron pa akong mais doon. Hindi ko pa naluto. Ang oras. 12:37. So yun, guys.
Pero guys, huwag niyo masamain guys ha, yung ibang Pilipina kasi dito. Ano, iba-iba tayo eh. Iba-iba yung pangarap natin, iba-iba yung klase ng pamumuhay, iba-iba tayo ng pag-iisip, iba-iba tayo ng, you know, alam niyo na, iba-iba tayo. Sa kanila yon. Kung meron kayong mga nakikitang Pinay na umasinso doon sa Pilipinas at saka malaki yung bahay, sa kanila yon, desisyon nila yon, pera nila yon, huwag natin pakialaman. At saka huwag natin ikumpara yung buhay natin sa ibang mga Pilipino na ka-abroad. Mostly, yung nagkumpara naman sa atin is yung nandun sa Pilipinas. Yung mga tao nandyan sa Pilipinas. Ikumpara tayo sa ibang Pinay na andito na sa Amerika, na maraming bahay, o maraming bahay, malaking bahay. So, yun. Iba-iba tayo. Tsaka, masaya naman ako dito, guys. I mean, nakakamiss yung Pilipinas talaga. Pero, taga dito yung asawa ko. Nagpunta ako dito. Dito ako. Yung asawa. Dito na ako tumira. Yun lang, simple. Simple lang. At saka also sa nagtatanong na, eh wala kayong anak, sayang naman. Sinayang mo yung panahon. Grabe ka naman. Grabe namang sinayang yung panahon. wala akong masabi sa mga nagsasabing sinayang ko yung panahon. Dahil wala akong anak. Grabe yung mga kapagsalita yung iba din kasi. Wala akong masabi. Sinayang ko yung panahon. Kumain na lang tayo ng okra. Anyway, yun lang. Yun lang may masasabi ko. Salamat sa mga nanonood at saka salamat sa mga nagsusuporta. Sarap ng okra. Ano din ko, natapos din. Nawala man yung ginamos. Puro na lang ito onion at kamatis at saka suka. Pero yung lasa, ginamos. Anyway. Thank you guys. Bye. Oh, I'll just give it to him now. Your kids waiting for you. Look at them. Look at them, baby. Put it in the paper towel. Ay, Tommy, uy! Put it in the tissue. Look, you have another daughter there. Yeah, I got a bowl, yeah. Roxy.